Ayan guys, yan, balik tayo sa ating usapang motor, no? So, napakasarap gamitin ang motor na ito. Napaka-smooth, no? So, nasubukan ko rin siya guys nung itakbo ko siya ng Bicol last week, no? Nag-Bicol ako. Hindi na nga lang yung puwit ko, no? So, dati kasi, doon sa isang motor na ginagamit ko, kapag anong itakbo ako siya ng Bicol, ngawit na ngawit yung puwit ko, lagi akong tumatayo, no? Masakit sa puwit, nakangalay. Pero, dito, kay Blue, no? Hindi sumakit yung puwit ko. Sa haba ng biyahe, from Calamba to Bicol, smooth na smooth lang yung aking, ano, yung aking upo. Napakaganda kasi ng, ano, eh, ng riding position ko dito kay Blue, no? Tapos yung position ng upo mo is naiipit ka nung upuan at saka nung tangke. Ang sarap nung riding position. Hindi ka nakayuko. Kaya smooth na smooth lang ako. Hindi sumakit yung puwit ko. Gusto ko sana nga bumalik sa Bicol siguro kapag ka ano na guys, kapag ka yung smooth na, hindi na mahigpit kuha ng pandemic, pag mostly yung mga tao is bakunado na. Sa ngayon kasi guys napakahigpit eh. So nung bumiyahe ako ng Bicol hanggang Tabugon lang ako, no? Hanggang Tabugon, Camarines Norte. Hindi na ako nakadiretso kasi meron ng checkpoint dun sa may papuntang Daet. Then pag kumaliwa ka naman, ay kumanan ka naman, meron din naman checkpoint sa may Tagkawayan dun sa may Del Gallego paglampas mo ng Tagkawayan. So hindi ka rin naman makakalusot. Ito yung exit guys ng Lipa. Lipa, Batangas, no? So saglit lang, nandito na tayo sa Lipa. Maya maya lang, nasa Batangas City na tayo eh. Okay, exit Lipa City. Ayan, smooth riding lang tayo guys. Takbong pogi, ika nga, no? Lalo na wala naman tayong OBR, wala tayong kasama. So takbong pogi lang. Ayan. So kilometer reading natin guys sa ngayon ay 847 na. Umalis tayo sa bahay is 812. Andito tayo sa Lipa City, 847. Okay. So hindi natin alam kung hanggang sa Batangas City ay ilan. Tingnan na lang natin.
yan. So ayan guys, in-enjoy lang natin yung beauty, no? Chill ride lang tayo. Hindi rin naman tayo makatakbo ng matulin. So enjoy lang natin. Ang importante, legal tayong nakakapag-drive dito sa expressway. Yun yung mahalaga. Okay. Ayan. Sana naman okay lang yung ating view. Ano? Hindi ko alam kung ano yung susunod na exit guys, pero ito, ano to, Lapu-Lapu 2, barangay Lapu-Lapu 2. Lapu-Lapu, kaya mo nga binasa lang natin guys yung ano, yung barangay hall doon sa nanadaanan natin. Meron tayong nadaanan eh, barangay Lapu-Lapu 2. Hindi ko lang alam kung anong bayan ng Batangas na nakakasakop. Medyo matagtag lang yung kalsada dito, no, sa express na to. So hindi ko alam kung bakit. Medyo matagtag siya. Lay bay. Yeah.
Okay, so exit na pala ng San Jose at ng iba ang itong kasunod na exit. Then after noon ay exit ng Batangas City. Okay. So yan, naambon guys. Naambon dito. Hopefully sana mawala na agad yung ambon. Ayan. So ayan guys. Medyo umulan ng konti. No, ramdam natin. So, sana ay sa banda rito ay mawala na. Sana ay daan na ang okay. Yun, pero mukha namang okay kasi ay maaraw, ano? Unahan lang natin itong mga truck guys ha, kasi siyempre napipigil nito yung takbo natin ng mga truck na ito. Then balik lang tayo sa slow lane after na rin maka-overtake sa kanya. Okay? Ayan. Ayan. So yun nga guys. Ayan, may ambulansya, may emergency. So medyo umaambon-ambon kasi. Pero may araw naman, so baka hindi naman yan tutuloy ng malakas talaga. So ayan, so hopefully ay ayos pa rin ang ating GoPro, no? Guys, oh, maambon. Umuulan, pero guys, eto na.
So approaching na tayo sa exit ng Batangas City. Okay. Dito na tayo guys sa Batangas City, no? Approaching na tayo sa Batangas City. Ayan guys, cash lane, cash lane. ETC, ETC, then cash. Ate, magkano? Santo Tomas? 104. Okay, thank you. So may checkpoint sa exit. Sa exit ng toll gate ay mayroong checkpoint guys. So yan, andito tayo, naka-exit na tayo, no? Dito sa kabila ay may checkpoint din. May merienda lang tayo, hanap lang tayong mapagmimeriendahan. Then tayo ay Cora pabalik.